Let it go. 얼어 붙어 like woe. 띵하고 어지러워. I see. 한여름에도 남겨. I swear, I swear. 제가 원더 zero 폭성한 게 chill돼. 꿈에도 I wasn't there. 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해. 배신감이 들어 단판이 태도 머릿속을 흔드니 ibuprofen 그만해. It's time to stop. 승부욕을 자극하는 style. Yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가. 아마 빠져버릴까. If you want me back, I'll tell you I'm sorry. If you want me back, I'll tell you stop trying. Yeah, yeah, you got me. Let it go. 얼어붙어 like woe. 띵하고 거짓말. Good morning. 나니구나 ako. And yes po, opo. Nag-sign up na ako sa gym. Di ko na matiis, guys. Feeling ko sobrang lumpy ng katawan ko. Alam ko, nakulang ako sa physical activity. Kaya ayan, nag-gym na ako. At 1 year po, yung binayaran ko. Parang mapilitan ako na pumunta dun. Dahil 1 year binayaran ko, binigyan lang ako ng free 2 months. Share ko lang. Ay, anyway. Ako nga pala si Pam. Baka din niyo ako kilala. I am 25 years old. Shit. Quarter life na ako, sis. Nakatira ako sa condo. And full-time content creator. Na maraming time mag-procrastinate. Pero super tagal ko nang gustong magkaroon ng morning routine. Kasi na-realize ko, nung college ako, di ba syempre may klase ka, gigising ka ng maaga para di ka malate. Tapos madalas pa 7 a.m. yung klase ko noon. Masipag ako noon, ang dami ko nagagawa. Tapos nung maha-graduate na ako, since freelance to, technically, yung content creation, hawak ko oras ko. Meaning, para sa akin, ang daming free time. Feeling ko na-abuse ko yun. Kaya ito ako ngayon, nagsistruggle sa time management at sa paggising sa umaga. Pero tinry ko yung best ko, na magkaroon talaga ng routine. Like yun, mag-gym sa umaga, or kahit anong physical activity. Umaasa lang na mabalik yung kasipagan. Baka po may tips kayo, pakicomment na sa baba. After ko mag-gym, diretso ako dito sa condo. Liligo, ganyan. Share ko na din yung ibang products na gamit ko sa after ligo routine ko. Wait lang pala, share ko lang din. Sobrang init ng panahon ngayon. Sobrang pawisin ako, tas balbon pa ako. E di nagiging prone ako sa body acne. Ito yung gamit kong sabon. Wait lang, kunin ko. Medyo basa pa, pero ito yung Oxycure Sulfur Soap. Meron ako isang malaki, tas isang maliit. Pwede siyang pang body and face. Tapos perfect din sa mga oily and acne prone skin, kagaya ko. Nakakontrol siya ng excess oil sa katawan. Tsaka nakaka-prevent din ng build-up ng bacteria, which is yung nakaka-cause ng acne talaga. Sa mga magtatanong, ito yung ingredients. Tapos after maligo, gamit ko itong body acne spray ng Oxycure. Hindi na bilang sa daliri kung ilang bote na yung naubos ko nito. Actually, order ako nito mamaya. Paubos na rin kasi to. Ito talaga nakasave sa akin from body acne. Ang dami ko kasi before sa likod, so nag-spray ako nito ng sobrang dami. Kahit nga sa puwit eh. Naka-exfoliate din to. Tsaka nakaka-fade ng post-acne marks. At ito po ang ingredients niya. Actually, kay Bella ko ito nakita. Tapos, effective sa kanya. So, ginamit ko na rin madalas at effective din sa akin. Di na ako masyadong tinutubuan ng acne. Kung meron ka mang makita sa likod ko, super light marks na lang. Kita ba? Wow, laki ng puwet ko dyan, oh. As in, wala talaga yung confidence ko dati na magsuot ng mga damit na gusto ko. Pero, shit, dahil talaga sa Oxycure, nadagdagan yung confidence ko sa katawan ko. Di ko ito sinasabi dahil sponsored, ah. Before pa ako magka-brand deal with Oxycure, hello, ang dami-dami kong in-order na products from them. As in, consumer talaga ako. Kaya nakakatuwa kasi kinuha nila ako na influencer. Love you, Oxycure! At ayun na nga, nalubat ako sa kalagitnaan ng brand deal. Ano po? Share ko lang din tong picture na to. Sobrang low quality kasi na-download lang namin to ni Mama sa Messenger. Kung sa makikita nyo, medyo madami akong acne dyan. Pero, yan yung mga first months na gumagamit ako ng body acne spray ng Oxycure. Pero besh, as in yung dati, sobrang daming fresh na pimples na malalaki, na mapupula. Itong picture na to, medyo patuyo na sila eh. Tapos umunti-unti na rin. Wala lang ako picture nung madami kasi nga sobrang insecure ko nun. Tapos, ito yung picture ng likod ko. After ko mag-Boracay, kitang-kita po yung tan line. At nagbalat ako niyan kasi sobrang nag-enjoy sa arawan. Onting-onting marks na lang talaga. Onting scrub na lang po. Pawala na sila. Huwag niyo nang pansinin yung baby bra kong masikip. Dahil since high school pa ako niyan, okay. Kaya sobrang sikip sa akin. Saka napansin ko rin na hindi na masyadong oily yung likod ko. Dati kasi ang bilis magmantika. Buti na lang na-discover ko tong Oxycure Body Acne Spray. Sobrang naka-help talaga to. Salamat sa video ni Bella. Kung interested kayo sa mga Oxycure products, syempre,
ilalagay ko yan sa description box, yung mga links nila. Tapos, ma'am, sir, di ba nagpa-pierce ako? Tapos, nag-nana. Binilan ako ni mama na ito. Ina-apply ko dito sa tenga ko every after Ligo. And in fairness, nawawala yung laman ng earlobe ko. Stress. Ang dami ko na naman pong dinaldal for today's video. Nagutom ako doon. Wala pa akong kinakain, kundi tsaa. Kuha tayo food, tapos mag-edit lang ako buong araw, tsaka baka sumagot sa emails. At mag-delete po ng mga spam. Grabe, nakaka-save pala yun ng energy. Nakita ko lang sa mga posts sa social media. Mag-unsubscribe din ako sa mga promotional emails na hindi naman relevant sa buhay ko. Kasi nasa stock lang sila sa Gmail ko. Siyempre, di kompleto yung vlog ko kung walang unboxing. Matagal ko na doon order sa Shopee. Oh, wow, desaksak pala to. Aray ko. Aray. Hindi kita pero alarm clock po to. The white wood ang texture. Lalagay ko din yung link nito sa description box. Tapos, bumili din ako neto. Sunset lamp. Atmosphere lamp na one light, four colors. Ayan, ganun itsura. Siguro familiar naman na kayo dito, no? Sobrang late ko na sa trend na to. Kaya ako to binili para kapag may mga indoor photo shoot. Pag di makalabas, pero gusto ko mag-picture. Oh my god, ang ingin ng kapitbahay. Dami umiyak na bata, dati dami umatang laso. Wait, binubuksan ba to? Nalagay ba dito? Tama ba? Oh my god, ang ingay ng mundo! What is happening? Tapos ito yung stick. Tapos may platform, stand, or base. USB! Mag-insert na lang ako ng clip ng itsura kasi light nga pala to. So, di siya makikita sa liwanag. Bibidyohan ko mamayang gabi. Sa Shopee ko rin to nabili. Last box! Binili ko tong Glorious na mousepad. Medyo pricey to. Pero balita ako maganda naman. Kasi di ba meron akong Blackpink na mousepad? Super liit nun. Eh kapag nag-FPS ako, wow, gamer yun! Pag nag-valo kasi ako, gusto ko low yung sensitivity. Ang liit nung mousepad ko. So, di ako nakagalaw ng ganon. Kaya bumili ako ng mahaba. Oh my gosh! Ang haba. Wow! Pretty! Kulay-puti lang para mag-match dun sa table ko. Tapos may ganyang logo. Sa Data Blitz ko naman ito nabili, pero hanap din ako ng link sa Shopee if meron. Gawin si Lenny konting makakatulong, sasabihin nila na sinasapawan. Yan nga. Eh, kung marami-maraming nagagawa, eh, dito damihan mo, tanga ka bar. Sa panahon niya, resibo na. Mitra po yung plastic. Hala. Ay, pukay. Ay, putay na. Hindi, yung halaman. Uy, halaman lang ba yun? Oo, halaman lang yun. Kalma, kalma. Nag-shoot na kami for Marc Jacobs. Grabe, hirap na hirap kami sa lighting. Pero tapos kami sa product shot. Bale, tatlong options ng product shots. Tapos tatlong option din ng...
anong tawag doon? Influencer with production. Nahirapan ko, man. Kaya yung outfit ko. Avant guard kasi yung team. At si Maymay ang aking photographer. Nasa fashion week siya nga. Oo nga eh. Fashion week. Hindi ko na alam, ang hirap ng indoor photoshoot. BJ Pascual, baka may tips ka po. Ay, parang yan na yun. Yes! One take lang pala eh! You got me feeling like a psycho. I'm the bitch. Paano daw pag nag-flash? Tingin! Nag-ilaw dito. Teka. Hindi ko na sa photography class ulit ako ng college. Feeling ko mabibitan kami sa salad, kaya nag-chicken wrap natin. Sabi nila diet eh. Diet nga, healthy food, pero madaming kakainin. Simplicity is what? Is the keynote of all true elegance. Parang makaganda ba? Kaso ma, hindi ako elegant. Hindi, sabihin yung parang ayaw mahulog. After a long productive day, toothbrush and skincare tayo, no? Kaya na pag-agag-tip na. Parang hindi ka nga nag-tipas ng araw. Tumayo ka lang yung nakakapian. Naka-makeup ako kanina. Kaya magda-double wash ako ng mukha. Gamitin ko tong Oxycure Facial Liquid Cleanser. After ng kahit anong facial wash na gamit ko, gusto kong gumagamit ng Oxycure Bar Soap sa mukha. Kasi gusto ko yung finish. Finish? Makeup yarn? Basta gusto ko yung peeling after ng banlaw nito. Squeaky clean ganun. Makakatulong yun sa oil production ko kasi combination skin talaga ako pero di ko alam kung bakit feeling ko oily na lang. Okay, tapos kung maghilamos, maglalagay ako ng Oxycure Powder Mask sa aking fresh lock. Dahil yata sa medication na tinitake ko, kaya ako nagkaka-pimple. Pati dark spots, nilalagyan ko nito. Kung di ka pa bumibili nito, lalagay ko yung link sa description box. Tapos Eco Buds pang apply ko para hindi sayang sa cotton buds. Alam niyo ba, may nabasa ko sa Instagram. Magbabasa kasi ako ng mga DMs niyo. Ate Pam, nasasaktan po ako ngayon. Kailangan ko po mag-rant. Gusto ko po umiyak pero sinasabi ko sa sarili ko na magpapakatatag ako. Alam mo po, yung feeling na di ka gusto ng kaibigan ng boyfriend mo. Hindi. Joke lang, di ko alam. Sakit po pala, Ate Pam. Haha! Sakit pero tumatawa siya. Sinabihan po ako ng Jejemon nung isang kaibigan ng Jokabels ko. Ano po ba dapat kong gawin, sabihin, i-react? Mahal ko po si Love Love. Ang masasabi ko lang dyan, stay true to yourself. Huwag mo sila pakinggan, basta mahal ka rin ni Love Love, okay na yon. Pero, on Love Love's perspective, ang hirap kapag hindi gusto ng kaibigan mo, yung jowa mo. Pero kung ako yung nasa situation ni Love Love. Pagbabondingin ko sila, hanap ako ng common interest nila, tapos they can bond over that. Ganun kasi ako tao eh. Feeling ko gusto ko at peace lahat. Meron kasi yung situation sa circle ko na di okay tong dalawa. Pero pinagsasama ko sila. Wala silang choice. Hanggang sa nalimutan na lang nila na magkaaway pala sila na di nila gusto isa't isa. Sabi din niya, yung friends niya mas boto pa ata sa ex niya. Feeling ko sa kanya ka dapat nag-open up eh. Hindi sa akin. Magiging diary kita, Ate Pam, pag nasaktan ako ulit po. Naalala mo lang ako pag nasasaktan ka, ganyan-ganyan. Kasi kahit anong rant ko, alam ko pong imposible na message ko ang ma-open nyo. Hoy, nagbabasa po ako ng message request, kala nyo. Hindi ko man ma-replyan lahat, pero nagbabasa ako. Pati yung mga reply nyo sa stories eh. Thank you for making me happy gamit mga vlogs mo ate. Medicine ko po yun. Drugstore na pala ako eh. Kung ako yung ganyan ngayon, feeling ko wala akong pake kung di nila ako gusto. Tsaka ang unfair na ayaw nila sa'yo dahil jejemon ka. Hindi ba dapat sa ugali yun? Kasi kung ugali mo yung ayaw nila, learn to adjust. Pero kung dahil jejemon ka, iba na yan, pangit sila kabanding. Okay, yun lang for today's vlog. Sana na-inspire kayo na maging productive. Kilos na kayo. Make the most out of your day. Pero kung sobrang dami yung task, do it one by one, okay? Huwag niyo akong gagayain na masustress na lang. Kasi di ko alam kung saan magsisimula dahil napakarami. Kung nakabot kayo dito sa dulo ng video, mag-comment kayo ng shit, kalbo na si Pam. Yan lang, love you all. See you in the next vlog. Saan ko talaga akong kalbo?